All right, so let's talk about knee down and knee dragging. Ano yung functions ng paglawit ng tuhod o pagbuka ng tuhod while cornering? Meron tatlong functions yun. So, ipagkwentuhan natin. Wait lang. Okay, nakaharang yung mga jacket. Wait. Pwede na ba yan? Lapit natin ng konti. Pasensya na, live tayo, live. Ito ang problema sa live broadcasting. Dito pala, dito pa, dito pa. Okay. I think that will be enough. See. Okay. Now, meron tatlong functions ang pagbuka ng tuhod o paglawit ng tuhod while cornering. Okay. Number one, okay. When you are coming off from a straight, from your fast straight, sa let's say sa main straight ng Clark going to turn one. Okay. So, main straight, when you're going really, really fast, then you're braking for the first corner, for the corner, you're braking for the corner. So yung pagbuka ng tuhod at yung pagbuka ng tuhod, yung initial movement ng tuhod, pagbuka niya, number one, it helps you use yung wind drag. Okay, let's say ito. So coming from the straight, meron tayong turn one, left corner. So pag binuka ko yung coming from the straight, kapag prepare ko yung sarili ko for the corner, kapag binuka ko yung tuhod ko, so it helps yung wind drag, okay, yung aerodynamic factor to help me slow down the bike more. Yun yung isa sa mga function niya, kasi you are increasing yung surface area na tinatamaan ng hangin. That's number one. Okay, number two, coming from the straight, weight transfer into the turn. So, ita-transfer mo yung weight mo, okay, into the corner, into turn 1, left corner. Dahil from this, lahat ng weight nasa center of the bike, forward sa bike, okay? And then, yung initial movement mo, okay, yeah, naramdam ko sa motor ko, yung weight transfer to the side, mag-weight bias ngayon to the side into the turn. So, yeah, heavy braking, then initiate the turn. Nandito yung weight transfer. Nasa side nung turn. Left turn, so nasa left yung weight bias, yung weight transfer. Nakakatulong yan kasi pwede mong i-offset yung lean angle ng motor. So, in racing, meron tinatawag na lean equals risk. The more you lean, the more you risk. So, pero you have to lean to make the turn. And you have to go faster into the turn. Kasi racing nga, di ba? Para mabawasan yung risk nung leaning, so, babawasan mo yung lean ng motor. Itatayo mo yung motor ng kaunti or hindi masyadong mababa yung lean angle. But you wanna go faster in the corner. And to be able to do that, you can put your weight inside the turn, okay, para mas madrag mo yung bike along mid corner faster without having to lean the bike deeper. Okay, yun yung number two. All right, and number three. Ito, hindi naman to sa lahat ng pagkakataon, pero kapakipakinabang ang paglawit ng o ang tuhod as a gauge, para siyang measuring tool na sinusukat niya as I approach the corner.
As I lean my bike, at imagine nyo lang nakahiga yung motor ko. So let's say more than 50 degrees of lean angle, more than 55, nasa 60 degrees of lean angle na. Ginagamit kong gauge yung tuhod ko para malaman kung nandito na yung limit ng aking lean angle. Actually, so kung mapapanood nyo, sa racing, yung initial movement ng tuhod, pabuka, palabas, okay, wind drag, aerodynamics, weight transfer, pero pag nasa mid-corner na, sumasarado na yan ng konti. Kasi ito na yung limit. Nakahiga na yung motor. Alright, so, yun yung number 3. It's a gauge kung nasa na yung limit ng lean angle. And that's it. So, summarize lang natin, mabilis lang. Ang function ng knee down tsaka knee dragging, number 1, coming from the straight, to slow down the bike, you can use aerodynamics, yung wind drag, to help you slow down the bike more. Okay, pagpasok ngayon sa entrada ng corner, you can offset the lean angle, ito naman yung pangalawa, by, you know, putting down your elbow, your knees, or minsan your elbow na rin, para mabias yung weight dito sa inside of the turn, to help you offset the lean angle, so that you can still corner faster without having to lean deeper into the corner. And then number 3, you can use your knees as a gauge. Pag masyadong malalim ka na, you can use it as a gauge para alam mo yung limit mo ng lean angle mo to be safe in a corner. Kasi pag sumemblang ka dun sa corner na yon, wala na, mababawasan na yung oras mo, hindi ka na makaka-recover, hindi ka na mananalo sa karera. So, obviously, ang summary nito is, ang function ng knee down or knee dragging ay mas kapakipakinabang for racing. For the streets, yeah, sabi ko nga kanina sa isang video, it's a good skill to learn. Pero for the streets, saan mo siya gagamitin? I mean, let's just say, naisip ko, coming from Ayala, main straight ng Ayala, let's say Old Green, hinataw ko yun, then nung 180, 190. Pagdating ko ng Buendia, preparing for the right corner, hindi naman mangyayari yun eh. 190 sa Ayala, approaching Buendia, turn 1, right corner. Hindi eh. O kaya approaching Buendia, turn 1, left corner naman, papuntang Pasong Tamo. Hindi mangyayari eh. Let's say Skyway, mid-corner. Dun sa mga Skyway Stage 3, mid-corner, dun sa mahabang corner sa Stage 3, it's a right mid-corner uphill. Approaching Araneta, magagamit ko ba dun yung offset ng lean angle? Hindi naman eh, kasi I'm not going fast enough, kasi 60 km/h lang ang limit sa Stage 3. Let's say sa S-Lex, wala namang kurbada sa S-Lex na kinakailangan mag-knee drag. Kasi 100 km/h lang din naman ng limit doon. Oh, SC Tex. Hindi, sa SC Tex 100 km/h din lang ang speed limit eh. At saka ang SC Tex mas dire-diretso pa ngayon kaysa sa S-Lex eh. Saka sa N-Lex. Alangan naman mag-drag ako going sa on-ramp ng mga exit. Let's say papunta akong Carmona, yung on-ramp exit. O kay Santa Rosa, on-ramp, di rin naman. Kasi ang approaching speed doon is nasa 40 km/h. Oh, exit ramp. Nasa labas ka. Let's say galing ako ng Nuvali, magbabalik ako ng Manila, mag-exit ramp ako ngayon doon. Downhill. Hindi rin kasi ang exit ramp speed naman 40 km/h. Wala eh. Sa Marilaki. Sa Marilaki kasi maraming kurbada doon, pero hindi ang speed limit sa Marilaki is 50 km/h eh. Yung 50 km/h na speed limit sa experience ko, tamang-tama na ang 20 degrees of lean angle. Ganito. Ito, naka-side stand yung motor ko. Ito na yung lean angle sa Marilaki. Neutral body position. Yung offset ko lang yung upper body ko, looking into the turn. This is it. 50 km/h sa Marilaki, 20 degrees. Hindi, this is actually 15 degrees. This is 11 degrees. So siguro mas malalim pa ng kaunti dito. Teka, siguro mga ganit, babagsak na motor ko. I'll see you on another video.
But yeah, sa Marilake, 50 kph, 20 degrees of lean angle, that's more than enough. At yung 20 degrees na yon, dapat bang mag-need drug? Access sa energy lang yon. I'll tell you more about it in the next video kung paano mo ako conserve yung energy mo while cornering on the street, kasi mas mahalaga yon for stability. Okay.